sa patuloy na digmaang nagaganap sa pagitan ng limang engkanto laban sa mga elementong pumapaligid sa aming tahanan. Bilang bukas ang aming ikatlong mata, hindi naman namamalayan ang aming kapitbahay ang digmaang nagaganap dahil ito ay nangyayari sa espiritual na mundo na hindi nakikita ng mga normal na tao. At ang laban ngang kasalukuyang nangyayari sa espiritual, 30 masasamang elemento laban sa 5 engkanto. Lumipas lamang ang kalahating oras. Agad na nalipol ng 5 mabubuting mandirigma ang lahat ng naglakas loob na harapin sila. Madaling kumuha si Lolo Simon ng abo sa aming lutuan. Isinaboy niya iyon sa 5 mandirigma. Bilang basbas umano sa kanilang katapangan, lumuhod pa nga ang 5 ito sa kanya bilang anak ng Haring Engkanto na kanilang pinagsisilbihan. Sambit pa ni Lolo Simon. Maari na kayong bumalik sa aking amang hari. Maraming salamat sa inyo. At magpahanggang sa ngayon ay nandirito pa rin ang inyong katapatan. Lumipas ang mga araw. Daglian muna kaming umalis sa tahanang aming inuupahan at itinigil pang samantala ang aming panggagamot upang umakyat ng bukid at magtungo sa aming tahanan. Dagdag pa ni Lolo Simon na kinakailangan naming pumasok sa kaharian ng kanyang ama at ang pintuan umano patungo roon ay nasa likod ng aming tahanan sa bukid. Yung punong talisay na malaki roon, kung saan bigla-bigla na lamang nawawala si Lolo Simon. Kakarating pa lamang namin sa tahanan ay madali na kaming nagtungo sa likuran nito. Sabay-sabay kaming apat na tila nilamon ng isang malambot na lupa. At ang nakikita ko lamang sa mga oras na iyon, nangingibabaw ang kadiliman. Hanggang sa may unti-unti akong naaaninag na isang malaking palasyo. Naalala kong bigla ang hugis ng palasyong yon, na nandudoon din ang figura nito sa aking itim na libreta. Dahan-dahan kaming lumalapit, ngunit hindi kami naglalakad. Hanggang sa narinig namin ang tinig ng Haring Ama ni Lolo Simon, at patuloy nga itong nagwiwika ng... Pumasok kayong lahat sa aking kaharian. Ipinatawag ko kayo upang pagsalo-saluhan ang aming inihanda sa kaarawan ni Simon noong siya'y isinilang sa mundo ng mga tao. At meron din tayong mahalagang pag-uusapan patungkol sa nalalapit na pamamalagi ni Simon sa aking kaharian. Maya-maya pa ay bigla na lamang bumukas ang isang malaking pinto at bumungad sa amin ang napakaraming itim na engkanto na binabati si Lolo Simon sa kanyang kaarawan. Merong babaeng engkantong lumapit kay Lolo Simon at isinuot ang kanyang itim na korona bilang tanda na siya'y anak ng hari. Napakaraming pagkain roon. Subalit pinayuhan kami ni Lolo Simon na huwag umano kaming kakain ng itim na pagkain kung nais pa naming bumalik sa mundo ng mga tao. Alinsunod sa kanyang mga ipinapayo roon, maingat kaming pumili ng mga pagkain sa kagustuhan pa rin naming bumalik sa mundo ng mga tao. Matapos kumain, nagtungo kami sa isang payak na silid kung saan nandudoon ang amang hari ni Lolo Simon. Lumuhod kay Lolo ang dalawang higanteng bantay, sabay binuksan ng isang malaking pintuan. Wika pa ng kanyang ama. Pumasok kayo sa aking silid at maupo. Pag-uusapan natin ang nalalabing buwan ni Simon upang lubusan na itong manatili rito sa aking palasyo. Sapat na rin ang panahong kanyang inilagi sa lupa. Sa kabila ng kanyang edad, at ilang taong pakikipagdigmaan doon. Tinigyo ng amang hari ni Lolo Simon.
Doon ko napagtantong kaya pala pinagbubuti ng aking lolo ang pagsasanay sa akin dahil nalalapit na rin ang kanyang paglisan sa mundo ng mga tao. At ang lahat ng aming mga pinagsamahan ay mananatiling alaala na lamang. 2 buwan ng pagitang ibinigay ng amang hari. Bigla na lamang umano itong mawawala ng buhay. At ang bilin sa amin ng kanyang amang hari na ilibing ang katawan nito sa tabi ng punong talisay. Samantalang ang kanyang kaluluwa ay ihahatid ni Miko sa kanilang karyan. Matapos ang lahat ng napag-usapan, malungkot kaming umalis roon, samantalang si Lolo Simo naman ay nakangiti lamang sa amin na parabang nang-aasar pa sa kabila nang siya'y mawawala na bilang aming gabay sa lupa. At nagsilbi kong ama nung ako'y kanyang kinupkop. Pagdating roon ay bigla na lamang kaming lumabas sa likod ng tahanan kung saan nandudoon ang puno ng talisay bilang isang portal na pintuan patungo sa mga engkanto. Ipinakuha ng muli ni Lolo Simon ang aking mga sandata. Inilagay sa aking tagiliran ng punyal, gayon na rin ang aking kampilan. Sabay wika ng matanda sa akin ang, "Pagkaingatan mo, Teba, ng mga gamit na yan at ang tahanan nating ito, gayon na rin ang ating lupain. Kayong 2 na lamang ni Ador ang mananatili rito kung sakaling ako'y mamaalam na sa inyong 2. Huwag kayong mag-alala dahil kusa na lamang akong lilitaw rito sa likod ng tahanan. Tara na at muli na tayong maglakbay patungo sa kapatagan. Paniguradong marami nang naghihintay sa atin roon na nangangailangan ng tulong." Muli na nga naming binaktas ang daan. Subalit habang naglalakad kaming lahat, hindi na napigilan ni Ador na magsalita. Tinanong nito si Lolo Simon patungkol sa tuluyan nitong pag-alis. Sambit pa nga nito ng, "Baka naman maaari pang pakiusapan ang iyong amang hari, Simon, upang tuluyan ka ng manatili rito sa lupa bilang iyong tunay na kaibigan. Maaati mo bang iwan kami rito?" "Hindi maaari ang nais mo, Ador. Sa kadahilanan kung hindi ko tatanggapin ang alok sa akin ng aking ama habang buhay akong mananatili rito sa lupa. Maawa naman kayo sa akin dahil hindi magkakaroon ng kamatayan ng aking katawang lupa rito bilang isang matandang hukluban na nagpapakasakit para sa aking araw-araw na pagkain. Mauuna pa kayong papanaw sa katandaan kung ako'y mananatili sa kadahilanan ng hindi na ako magkakaroon ng kamatayan. Magiging immortal ang aking katawan. Subalit habang buhay ko naman iyong pagsisisihan, hindi tulad sa mundo ng mga engkanto, nakalaan na ang lahat para sa amin upang tuluyang mamuhay sa aming mundo na walang lubusang ipinag-aalala sa araw-araw. Kaya kahit na anumang pilit niyo sa aking ama, mas pipiliin ko pa rin mamalagi roon kesa sa mundo ng mga tao. Nalaganap ang kasamaan, mapa-espiritual man yan o individual na tao." Sa mga oras na iyon ay hindi ko na rin masasabing makasarili si Lolo Simon na talikuran ng kanyang kakayanan upang makatulong sa mga tao at manirahan sa mundo ng mga engkanto. Dahil na rin sa ilang taon niyang pamamalagi sa lupa at dito na nga siya nagkaroon ng tungkod sa kanyang katandaan. Pasado 8:00 na ng gabi nang kami makarating sa kapatagan. Kagad na binuksan ni Ador ang pintuan at pagpasok sa loob ng tahanan ay agad akong naganda ng aming makakain. Sa aming pag-aakala sa mga oras na iyon ay wala na ni isang magpapagamot dahil sa 10 oras na rin ng gabi at maagang nagpapahinga ang mga taong naninirahan doon.
nang biglang may kumatok sa aming pintuan. Sabay wika habang patuloy itong kumakatok. Lolo Simon, Teban, tulungan naman po ninyo kami. Ang asawa ko pong si Carol, inaatake po ng mataas na lagnat. Pero nang pinatingnan ko po ito sa doktor kanina, wala naman daw pong sakit ang asawa ko. Kaya ipinagtataka ko po kung papaanong nangyari yun. Maaari ko po ba kayong abalahin para ipagamot ang asawa ko? Wikang pakikiusap ng lalaking nasa labas ng aming tahanan. Mabilis na pinagbuksan niya door at pinapasok ang dalawang mag-asawa. Sakto namang patapos na rin akong magluto. Sambit pang tawag ni Lolo Simon sa akin. Teban, o pwede ba sa iyo na ikaw na muna ang manggamot rito? Oo naman, Hulo. Ako na ho ang bahala dyan. Saglit lang ho sa inyong dalawa at maupo lang ho muna kayo dyan. Isasaayos ko lamang ang aking mga niluto. Patingin nga ho ng iyong dalawang palad. Isang mangkukulam ang gumagambala sa inyo. Kaya walang nakikitang karamdaman ng doktor na tumingin sa kanya. Kakausapin lang muna natin kung bakit niya ginagambala ang asawa mo at sa anong dahilan para siya'y pasakitan. Maya-maya pa sa isang kumpas ng aking kamay, nagbago ang pananalita ng babae. Sabay gamit ng pamako at panaling espiritual upang hindi lubusang makagalaw ang mangkukulam. Hanggang sa bigla itong nagsalita ng, "Pakawalan mo ko. May kasalanan sa akin ang babaeng ito, kaya pinapasakitan ko siya." Ano namang uri ng kasalanan ang ginawa sa iyo? At bakit tila buhay naman ang gusto mong kunin sa kanya? Wala ka nang pakialam doon. Basta ang gusto ko'y mamatay siya. Yan namang kagustuhan mo ang hindi maaari sa amin. Mukhang ikaw ngayon ang mawawala ng buhay. Dahil na rin sa kapangasan mo, nawala lang kami ng bahagya sa lugar na ito. Naghahari-harian na naman kayo. Itlan mo na ng buhay yan, Teban, upang guminhawa na ang pakiramdam ng ali at lumalamig na rin ang pagkain iyong niluto. Walang ano-ano'y gumamit ako ng inkantasyon sa aking mga kamay. Itinarak sa kanyang dibdib ang aking dalawang daliri. Sabay gilit sa kanyang leeg hanggang sa lubusang tumirik ang mata nito sa pagkagising ng aling aking ginamot. Nawala na ang lagnat na kanyang nadarama at tuluyan ang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Wika ko pa sa dalawang mag-asawa bago ito lubusang umalis. Kaya siya parang nilalagnat dahil sa mainit na tubig na ibinubuhos sa kanyang manika. At ang manikang yon ang kanyang ginagamit sa kanyang pangkukulam. Kaya kahit anong paraan ang gawin ng doktor upang alamin kung may karamdaman ang iyong asawa, wala silang makikita roon dahil ang paraang ginagamit sa kanya ay ang itim na kapangyarihan na unti-unting papaslang sa kanya kung hindi ito naagapan. Malaya ka na ngayon sa kahit na anumang karamdaman at maaari na rin kayong makauwi. Matapos kong gamutin ang babae, kagad na naming nilantakan ni Lolo Simon at Ador ang pagkain sa mesa. Dahil na rin sa sobrang kagutuman sa aming paglalakbay. Napakasarap naman ito, Teban. Ang ganitong uri ng pagkain ang hindi ko madadala sa aming karyan. Kaya naman nilolubos-lubos ko na ang nalalabi ko pang mga araw. Hayaan mo, Lo. Madalas na kitang paglulutuan ng pagkain. Malay mo, magbago pang iyong isipan at manatili ka pa rin dito sa amin sa lupa. Napahalakhak naman si Lolo sa mga sinabi kong yun at bahagya itong napaisip. Ay nako, Teban, huwag na tayong umasa. Mukhang buo na ang kanyang pagpapasya. Maging masaya na lamang tayo sa kanya dahil makakasama niya na ang kanyang amang haring engkanto.
na hindi siya tinitigilan upang kumbinsihing manirahan sa kanilang kaharian. Kinabukasan, dagsa na naman ang mga nagpapagamot sa kadahilan ng napagalamang dumating na kami sa aming inuupahan. Sobra umanong nag-alala ang mga tao sa pag-aakalang lubusan na kaming aalis sa lugar nang hindi man lamang kami nagpaalam. Kinausap kami ng may-ari ng tahanan sa araw ding iyon na merong magandang dalang balita at nagbuo ng isang samahan na sila na umano ang bahala sa aming tahanan, gayon na rin sa pangangailangan sa pagkain upang pagtulong na lamang ang aming isipin sa panggagamot. Ibinili na sa akin ni Lolo Simon ang lahat ng kanyang salapi upang sa kanyang paglisan maaari pa naming magamit ni Ador sa lahat ng aming pangangailangan. Gayon na rin ang lahat ng kanyang mga gamit espiritual sa pakikipagdigmaan. Malugod kong tinanggap ang lahat ng iyon dahil alam kong nagsisimula pa lamang ang aking pakikipagtunggali. Nagkaroon naman ng paghanga ang mga tao sa akin doon. Sa kabila ng aking edad ay nagagawa ko na silang gamutin. Walang pinipiling edad ang espiritual, mapabata man yan o matanda. Ang tungkulin ay tungkulin, nakadepende lang yan sa kakayanan ng iyong katawan. Hindi ko na mabilang ang aming napapaslang ni Lolong Mangkukulam, kabilang na ang mga elementong alaga ng mga ito na kadalasan ay nakasanib pa sa aming mga pasyente. Makalipas ang 2 buwan, muli kaming nagtungo sa bukid sa pakiusap na rin sa amin ni Lolo Simon sa kadahilan ng nalalapit na ang kanyang paglisan. Nagtulong kami ni Ador sa paghukay sa lilim ng puno ng talisay at doon umano'y babaho ng kanyang katawan kapag lubusan ang lumisan ng kanyang kaluluwa at ihatid na ni Miko sa kanilang kaharian. Malapit lamang kami sa tinatawag na Balete Pass, yung tinaguri ang tila bitukang manok na daan sa Nueva Vizcaya. Iba pa yung bitukang manok na tinatawag patungong Bicol. At ang Balete Pass noong panahon, ito ay isang masukal na bukirin na ngayon ay nagkakaroon na ng iba't ibang taong naninirahan sa lugar. Dagli ang nagpahinga si Lolo Simon sa kanyang silid, ngunit nang tinatawag ko na ito, na hindi na sumasagot sa akin, at ang kanyang malakas na presensya, wala na akong nararamdaman ni Katiting, kahit na rin si Ador ay nagtataka. Kaya naman madali kaming nagtungo sa kanyang kwarto. Wala na rin doon si Miko, na palaging nagbabantay sa kanya, kahit saan man ito magtungo. Madali ko itong hinawakan sa kanyang pulso, subalit ni isang tibok ay wala akong naramdaman. Tanggap na namin ni Ador na kami ay iiwan ni Lolo Simon. Inalis pa namin ni Ador ang panyong nakatali sa kanyang bewang. Kakaiba ang uri ng panyong iyon na may mga nakalathalang salita, kabilang na ang mga inkantasyon na kanyang ginagamit sa pakikipaglaban. Itinupi ko iyon ng maayos, saka ko itinabi sa kanyang baul at lubusan na naming binihisan ni Ador ng kanyang kasuotan. Alinsunod sa kanyang mga bilin na wala ni isang gagalawin sa kanyang buong katawan at ang kinakailangan ay ilibing lamang ito ng buo. Pinagtulungan naming buhatin ni Ador hanggang sa makarating sa aming hinukay. At doon ay dahan-dahan namin itong ibinaba. Kasabay din naming inilagay sa kanyang piling ang ibang pakiusap nitong mga gamit. Lalong-lalo na ang kanyang itim na kampilan. Maya-maya pa ay tinabunan na namin ng lupa. Sabay wika sa puntod ni Lolo Simon. Maraming salamat, Lo, sa pag-alaga mo sa akin. Tulad ng pakiusap mo, na huwag akong luluha sa iyong paglisan sa kadahilan ng hindi ka naman pumanaw at nasa kabilang mundo ka lang sa pangangalaga ng mga engkanto. Sambit naman ni Ador
Tara na, Teban. Nagawa na natin ang lahat ng kanyang pakiusap. Hanggang sa huli ng kanyang pananatili rito sa lupa. Ipinagbawal niya rin na paglamayan natin siya. Tulad nga ng nasabi mo, hindi pa siya patay. Kaya tara na, bumalik na tayo sa kapatagan. Manggamot ka na lamang roon. At ako naman ang bahala sa iba pang mga gawain. Muli naming iniwan ang tahanan sa bukid. Kabilang na ang katawan ni Lolong nakabaon sa lupa. Habang patuloy pa rin nag-iisip sa aming paglalakad. Pagdating namin ay binuhos ko na lamang aking oras sa panggagamot upang makalimutan ang lahat ng alaala ni Lolo Simon at ang lahat ng kabutihan nito noong ako'y kanyang inampon. Maya-maya ay merong dumating na isang lalaki. Paralisado ang buong katawan habang buhat-buhat ito na nakalagay lamang sa duyan. Sambit pa ng mga nagdala roon na nakakain umano ito ng may lason. Kaya naman sobrang naapektuhan ang kanyang buong katawan hanggang sa lubusan na itong hindi makagalaw na naghihintay na lamang ng kanyang kamatayan. Subalit nang tiningnan ko ito, hindi lason ang ipinakain sa kanya kung di mapaminsalang bulong na salita na ikinarga sa pagkaing ibinigay sa kanya. Madali kong pinapasok ang espiritu ng taong gumagawa sa kanya noon. Sambit pa nito habang galit na galit. Batang manggagamot, alam kong wala na ang iyong lolo at iniwan na kayo, lalong lalo ka na. Pakawalan mo na ako kung ayaw mong mapahamak. Ikaw pa talaga ang malakas ang loob na manakot. Ano ang gusto mo? Ganon-ganon na lang? Hindi ka na naawa sa taong ito. Butot balat na lamang. Anong uri ng salita ang ginamit mo sa pagkain? Akala ko ba magaling kang bata ka? Marami na kayong pinaslang sa aming angkan. Bakit hindi mo alam ang salitang ginamit ko? Pasensya ka na, lahi ng demonyo. Hindi ko alam ang salitang ginamit mo. Dahil hindi mo ako katulad. Imbis na kaawaan kita upang bigyan ng isa pang pagkakataon, magpaalam ka na sa iba mo pang uring mangkukulam. Dahil papaslangin na kita ngayon. Okay mga kaiwaga, abangan ang part 8 ng magandang kwentong ito.